Yo, what's up mga idol? For today's video, ang gawin naman natin ay yung cellphone na nasira ang kabitan ng antena ng signal. So ayan, galing pa po ito sa Bohol. So malayo po ito mga idol at pinadala sa atin para maayos. So ayan mga idol, i-check na po natin. Ang main issue po talaga nito mga idol ay LCD lang. So nag-DIY po ang mayari at nagkaroon po ng problema sa signal. So paano nyo ba maiwasan kapag nagpalit ba kayo ng LCD? Kailangan ba ito alisin ang antena o hindi na? So panoorin nyo po ang buong video. So ayan mga idol, ito po yung talent pin natin. Maraming salamat po sa inyong tiwala. So ayan mga idol, meron pong nakasulat. So basahin na lang po natin. So galing pa po ito sa Bohol. So ayan, natanggal ko yung lagayan para sa signal wire from charging port to main board. So ayan mga idol, gagawin po natin ngayon ay magpapalit po tayo ng antenna cable at yung pinaka lagayan ng antenna sa main board. So yun po yung na-damage. So panoorin nyo po ang dulo ng video. Ayan mga idol, so i-check na po natin. So unang pindot ko sa on-off ay nagbi-blink. So nakauna po siya nang dumating. At ayan mga idol, so galing pa po ito ng Poblacion Norte, Batuan, Bohol. So maraming salamat po sa inyong tiwala mga idol at sa lahat po ng nagtitiwala sa Julpon TV. Maraming salamat po. Ayan mga idol, sinik ko po yung mga gilid-gilid mga idol. So nakita ko po na medyo may mga angat-angat na talaga. So panoorin nyo po kung paano nag-angat-angat yan. Ayan mga idol, so meron po akong SIM card dito. So may signal po yan. So i-check ko po siya kasi nawalan daw po ito ng signal after po pinalitan ng LCD dahil po sa may natanggal sa ilalim. At panoorin nyo po ang dulo ng video nito mga idol. So ayan, meron pong isang SIM card. At ayan na nga mga idol, sinik ko po siya kung magkakaroon pa ba ng signal. Ayan. So ayan, nagpipitag-pitag ko po yung LCD niya. So medyo replacement na kasi yan. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, naka-X lang po ang lagayan ng SIM card. Binasa naman yung SIM pero wala po talagang signal. Hanggang X lang po ang nakalagay. So ibig sabihin wala po yan signal. So possible mga idol na doon sa mismong antena ang nandoon ang problema. So minsan kasi hindi naman dapat natin tinatanggal. So tinatanggal natin kaya po nadadamage. So kung magpalit po kayo ng mga LCD mga idol, panoorin nyo po ito para makaiwas kayo na hindi po madadamage ang ibang parts kapag nagpalit kayo ng LCD. So ayan mga idol. So kung napapansin nyo po, nasa gitna na po yung pinaka-antina niya. At kung napapansin nyo po mga idol, ayan, meron na pong sunog sa gilid. So paano po ba yan nangyari? Bitin na po yung antina na nakalagay. So ayan, possible na napalitan po ito mga idol. So ayan, buksan natin yung lahat at mag-shoutout po tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment kayo sa video. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, yan na po ang nangyari sa antena niya. So ayan, wala na yung antena sa board at pinaghihinang na. Possible yung nasunog sa gilid, kakahinang po yan. At nawala na po yung pinaka-antena, yung salpakan mismo sa main board. So ayan mga idol, chinik ko rin po yung baba, tanggalin ko muna yung screw. At ayan mga idol, marami pong kulang talaga na screw nito. Pati sa taas pala mga idol, mayroong dalawang screw na kulang at sa baba, tatlo na lang ang screw. So mamaya mga idol, i-complete na rin natin yan para maganda naman ang ating pagkagawa. So mga idol, natanggal ko yung ilalim. So ang taas po ang na-damage mismo sa board. So yun po yung dapat natin iwasan mga idol. Kung magpalit lang po kayo ng mga LCD pala nito, huwag nyo na pong tanggalin ang pinaka-antina. So hindi na po yan tinatanggal talaga ang antina mga idol. So dapat ang tanggalin ng mulang dyan yung battery. So nandyan po nakakunik sa ilalim ng battery ang LCD. So yun na po ang tanggalin nyo kapag nagpalit kayo ng mga LCD ng mga ganitong model. So ang model nito ay Realme C25. Ayan mga idol, so kung napapansin nyo po talaga, sunog na po yung pinaka-frame niya. So possible yan, nung paghinang-hinang po yan ay hindi tinanggal sa pinaka-board. Nakakabit siya sa frame. So ang mangyari nung nasusunog talaga siya. So kung napapansin nyo sa itim-itim na talaga. So ayan, tinister ko mga idol yung linya ng signal po yan. So nandyan po nakakabit ang pinaka-antena. So ayan, palitan po natin yan mga idol para kahit i-DIY mo to ay pwede siya kung magpalit ka lang naman ulit ng LCD. Kasi pwede naman po ito i-jumper mga idol. Kaso lang, kapag tinanggal mo po siya ay possible na madamage na naman siya. So ang kailangan po natin dito, magpalit po tayo ng antenna cable at yung pinakasalpakan ng antenna sa mainboard. Ayan mga idol, naglagay po ako ng soldering paste para doon madali natin mailagay ang pinaka-antenna. Ayan mga idol, yan po yung antenna cable niya. So maiksi na, hindi na po yan pwede ibalik. So ang kailangan natin dito, palitan po natin ng buong antenna. At ayan mga idol, dito po ako naghanap ng antena na galing sa mismo sa board. So ayan mga idol. So halos lahat po ng mga scrap board ay merong ganito mga idol. Importante po yan talaga mga idol. Kapag yan po ay natanggal ay wala na po talagang signal ang inyong cellphone. So ayan, tanggalin ko muna yung camera kasi i-diretso na natin yan paglagay. So tanggalin na po natin to mga idol. So naglagay po ako ng plugs dito. So halos po lahat ng motherboard ngayon ng mga Android ay meron pong mga antena. So kuha ka lang dyan sa ganyan. So hindi po yan basta-basta mailagay kung wala po kayong gamit.
kailangan mo ng hot air, tweezer, blocks. So, yun po yun mga idol. So, ayun, natanggal ko na siya. So, ilagay na po natin doon sa natanggal. So, yan po yung natanggal niya doon nung pagpalit ng LCD. So, dapat mga idol, tips ko kung magpalit lang naman kayo ng LCD ay huwag nyo na pong tanggalin ang pinaka-antina para hindi ma-damage. So, ayan, yan po yung natanggal natin. So, ipapalit na po natin doon sa na-damage. So, ang magkagandahan lang po dito mga idol, kapag i-DIY ito nang mayari ay pwede na matanggal-tanggal ang board. Either kung i-jumper po natin yan ay mahirapan po kapag i-DIY po nang mayari yan kasi mamaya hindi wala siyang panghinang at hindi na po yan mababalik kung sakaling buksan man yan. So, ayan, gumamit po ako dito ng hot air, tweezer, blocks. So, ayan, ikabit na po natin. So, yan po yung natanggal na damage nung pagpalit ng LCD. So, ayan. Ingat-ingat po talaga mga idol para hindi po kayo lalong gumasto. Kasi mayroon po itong mga tutorial sa YouTube kung paano magpalit ng LCD. Sa mga ganitong unit ay hindi na talaga kailangan tanggalin ang antena doon sa board or hindi mo na kailangan tanggalin ang board. So, battery lang ang alisin mo. So, nandun po sa ilalim ang LCD. So, ayan mga idol, ito po yung finished product natin. So, ayan, original din po yan na antenna. So, galing po yan sa board. Balik na natin ang camera at itest natin yan mamaya kung nagkaka-signal na ba. At satisfied ba tayo dito sa ginawa natin mga idol. So, ayan, naibalik ko na yung mga camera. At ayan mga idol, tingnan na po natin kung tama ba yung paglagay natin. At yung pinaka-cable niya mga idol, so, sira na rin po yan. Ayan, kung napapansin niyo po, hindi na po yan kasi dahil maiksi na po yan. Ayan, kung napapansin nyo po, hindi na po yan kasya doon sa ilalim kasi dalawa po yung pinagsasalpagan nito, baba at taas. At buti na lang, mayroon din po akong antena na galing mismo sa Realme phone. So, ayan. So, matagal na po itong na-stack dito. So, kinahuyan ko na ito. Buti na lang, ang antena ay hindi ko na itapon. At ayan, yun po yung nilagay ko nito mga idol. So, Realme model din po ito. So, pari-pares lang po yan ng mga antena. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, yung ipapalit natin ay medyo mahaba at yung kanina ay maiksi na po yan, kakahinang po yan. So, dapat mga idol, wag nyo na pong hinangin or dapat ang gamitin nyo lang pong pang jumper ay yung pinaka jumper wire. So, ayan, nilagay ko na po yung antena na mahaba. So, yan po yung parehas mga idol. So, dito dapat nakalagay yan sa gilid niya mismo sa frame. Hindi kagaya kanina, nasa gitna na po siya. So, ito po ay parehas na parehas talaga. So, ayan. Napakaganda po ng pagkagawa natin dahil pinalitan na po natin ng buo mga idol. Hindi na natin jinumper. Although pwede naman siyang i-jumper. Kaso lang pag tinanggal po ito ay mahirapan po kung i-DIY man ng may-ari. So ayan, pinaka-antina na rin po ang pinalitan natin. Dalawa na. So ayan, finished product na po natin mga idol. At itest na po natin yan mamaya. Kung magkaroon ba ng signal at malakas na ba. So kanina, naka-X lang po siya. So ayan mga idol, yan po yung kanina. So, wala na pong gamit yon, ipatapon na po yan. So, ayan, ibalik ko muna yung mga screw at ang daming kulang nito mga idol. Sa taas, dalawa ang kulang at sa baba, apat na ang kulang na screw. So, ayan, nilagyan ko mga idol, libre na lang ito. Para naman mas maganda ang ating pagkagawa dahil ang laki po ng tiwala ng may-ari nito, napakalayo po nito. Galing pa po ng Bohol, papunta ng Maynila. So, ayan, pati po sa taas mga idol ay kulang din po ng dalawang screw. Nilagyan ko na rin yan. Kinompleto ko na po yan para kumpleto ricados naman tayo. So, ayan mga idol, ang antena po niya ay talagang nakalagay doon mismo sa gilid. So, safe na po yan kahit mabagsak-bagsak ay hindi yan napuputol. So, ayan, nag-apply din ako ng adhesive para hindi magalaw-galaw ang battery mga idol. So, importante po yan. Kung wala po yan pandikit ay pwedeng magalaw-galaw ang battery at minsan napupunit ang clicks. At ayan na nga mga idol. So, dahil nailagay na natin, nakompleto na natin ang ilalim. So, ang gilid talaga na nasunog ay medyo may angat konti. So, hindi natin pakialaman yan dahil sa frame po yan, kailangan po yan palitan. At ayan na nga mga idol, sinubukan ko siya ng SIM card at inon ko na siya at tingnan po natin kung magkaroon na ba ng signal at kung malakas na ba din ang signals. So ayan mga idol, nag-open na po siya at sana mga idol, isubscribe nyo po ang aking channel at huwag nyong kalimutan mag-like sa ating video. At ayan mga idol, sobrang lakas po talaga ng signal. 100% satisfied. Kasi dalawa na po ang nilagay natin at sigurado ako dito, hindi na po ito masisira ang signal. Ayan mga idol, sobrang lakas ng signal, naka 4G ka agad. At ayan, okay naman yung touchscreen. Wala nang problema at sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema mga idol at sana suportaan nyo po ang aking video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po. At wala na po talagang gamit ang antena nito. Yan po ay tinatawag na antenna cable. So dalawa po ang na-damage. So yan, na-solve na po natin lahat. Maraming salamat po sa panonood.